Dwight Ramos, inihalin tulad sa iconic anime character ng Slam Dunk. Sino kaya ito? Pinoy import sa ibang bansa, tinanggal na ng kanyang team na pinaglalaruan. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Saint Dwight Ramos, kinumpara sa iconic character na si KAEDE RUKAWA ng Slam Dunk. Sa nilabas na podcast canonized ng Fiba sa kanilang official website ay kanilang inisa-isa kung sino nga ba ang Asian players na pwedeng maging katulad ng laro ng first 5 ng Shohoku team. Ito'y bilang pagpugay sa kakapalabas lang na bagong movie ng Slam Dunk nitong December lamang matapos ang pagbabalik nito makalipas ang ilang maraming taon. Kaya maraming ang fans ang natuwa, especially mga batang 90s na sumusubaybay sa kinalakihan nilang anime. Sa mga di nakakaalam, ang karakter ni KAEDE RUKAWA ay di mapagkakaila na meron talaga siyang looks ang isang boy next door. At kahit saan maglarong court ay meron talaga siyang fans, especially mga babae, na laging nanonood ng bawat laro niya. Kaya di rin may tatanggi na kung meron mang player sa real life ay si Dwight Ramos nga ang pwedeng mag-portray dito. Dahil kilala rin natin si Dwight sa pagiging lapitin ng chicks, kaya maraming ring basketball fans ang nahuhumaling dito. At syempre, di lang yun. Kung akala mo hanggang looks lang ang dalawang ito, nagkakamali kayo dahil itong dalawang ito ay masabi nating parehas malupit mag-basketball. Si RUKAWA at Ramos ay parehas soft-spoken at tahimik pero sa laro ay sobrang halimaw ng dalawang ito dahil ang dalawang ito ay bumubuhat ng kanilang team. Kung nagbabasa ka ng manga or napanood mo na ang anime ay alam na mga fans yun at ganun din ang mga nakakakilala kay Dwight dahil halos lahat ng laro nito sa gilas ay very consistent talaga. Aside from Dwight Ramos ay kasama din ang ibang Asian players na si Yuta Watanabe ng Japan as Hanamichi Sakuragi, Muhammad Al-Suwailem ng Kingdom of Saudi Arabia as Takinori Akagi, Benham Yakchali ng Iran as Hisashi Mitsui, at si Yuki Kawamura ng Japan as Ryota Miyagi. Ang The First Slam Dunk ay tumabo sa takilya sa Japan na may kita na umabot ng 1.2 billion yen or 522.6 million sa ating Philippine peso. Papanood ang The First Slam Dunk dito sa Pilipinas sa susunod na taon, February 1, 2023. Sa ibang news naman pero sa Japan pa rin ay masamang balita naman para sa ating kababayan na si Justin Baltazar dahil siya ay nirelease na ng kanyang mother team na Hiroshima Dragonfly sa Japan B-League. Binangko talaga siya dito at halos di nakapaglaro. Sa loob ng kanyang 8 games ay 13 minutes lamang ang kanyang naging playing time. Sayang nga lang at hindi na-utilize ang talent nitong si Balti dahil halos katapat niya ay magagaling na world import at ganun din sa mga kakampi niya na di hamak na mas athletic at malalaki kumpara sa kanya. Kaya malaki talaga ang chance na mababangko lamang itong si Baltazar. Mas maganda na rin siguro na na-release siya ng maaga para makahanap pa siya ng bagong team. Nandiyan pa naman ang KBL or PBA na naghihintay sa kanya at sana ay makuha pa rin siya dahil alam naman natin na talentado talaga ang Pinoy na to. So good luck Balti sa iyong future. Tingin nyo guys, saan kaya mapupunta itong si Justin Baltazar? Sa KBL kaya or babagsak lang din sa PBA? Just comment below kung saan na siya pupunta. Thanks for watching. Peace!